Hello friends, and we are back again for another video from our channel. Naku po, nabutas na naman yung bulsa ko dahil sa tatlong ito. Andito si Cream o nga pala. So, ang dami na palang mga kailangan gawin sa kanila. Like 6-in-1 with rabies, tapos kennel cuff. Tapos ito pa, anti-heartworm tsaka for deworming. Na next week ko pa ibibigay as per advice ng vet namin para daw hindi sabay-sabay. Nag-overdue na kasi itong mga to dahil nung nag-lockdown nga. So yun, bawal din muna sila maligo tsaka maglakad sa labas. I-check nyo rin sa mga vets nyo, baka mamaya meron din pala kayong mga overdue kagaya ko. Anyway, for today's video, medyo seryoso to. Awkward topic siya and naiintindihan ko kung wala masyado manonood ng video na to. Kasi sino ba namang gaganahan manood ng video about sa cremation pets, diba? Pero yun nga, gusto ko lang i-share yung experience namin. Kasi meron akong mga mangilan-ngilan na comments na nakikita na nagtatanong about dito. And after 7 months, I think it's time na napag-usapan siya. Kasi medyo tingin ko naman kaya ko na. I mean, compared naman kung dati ko siya ginawa yung kakapangyari lang nun. Kakapangyari. O, basta yun. I think medyo kaya-kaya ko naman na pag-usapan to. So, para sa inyo na bago lang dito sa channel namin, before pa dumating si Mochi, meron kaming boy husky na pangalan niya is Tammy, na unfortunately, namatay na siya last year, November 21, due to heat stroke. So, nung nawala na nga siya nun, sinadya sa amin ng vet namin kung balak daw namin siya ipa-cremate, na dalhin daw siya dun sa Silang, sa Pet Valley. And since taga-Cavite nga kami, medyo malapit-lapit siya sa amin, and mas okay yon, mas convenient. To be honest, first time namin na magpapa-cremate ng dog, na even aware na may ganung place for dogs. Ay, wala naman kasi yun sa isip mo, diba? Na, hindi naman sa wala sa isip mo, pero parang malayo pa siya sa isip mo. Siguro after 2 hours pa ako nakatawag. In fairness naman sa kanila, napaka-ayos nila kausap. Hindi yung parang mararamdaman mong business lang. Malumanay na parang very sorry na nawalan kami ng pet. Comforting siya somehow, nakausap sila. Kahit late na kami nung tumawag, may sumasagot pa din. 24 hours daw sila. Isi-schedule ka nila kung anong oras mapipick up ng driver. Tapos naalala ko nun, sabi sa akin, yung driver daw na magpipick up is nasa Caloocan pa. Meron pa siyang pinipick up doon. So sabi, mga 3 AM na daw mapipick up si Tammy. I mean, okay lang yun kasi at least more time pa na makakasama namin si Tammy. Then, syempre kinuha na rin yung information, mga address, pangalan ng dog. Yung weight, depende siya sa weight kung magkano yung babayaran mo. So, kay Tammy noon, 27 kilos siya. So, parang ang rate na binigay sa kanya is 9K. And kasi dapat kapag kinuha nila, magda-down payment ka ng half. And yun na nga, nung dumating na yung driver nila para pick upin si Tammy, dapat pala may paglalagyan kasi marami din siyang kasama sa loob ng sasakyan. Hindi ko in-expect yung ganun, hindi ako prepared kasi nakahiga lang siya sa sofa. Akala ko kasi parang sa likod lang tas ipapatong ng ganun. Hindi pala ganun kasi patong-patong sila sa sasakyan. Yung mga, kasi halo-halo eh. May mga maliliit, may mga malalaki. Yung iba, pag maliit lang, nakakarton na maliit. So, ang nangyari, ang ginawa na lang is, ay, nakakalungkot. Since wala kaming karton, and feeling ko naman kung may karton man kami, hindi din siya matibay kasi ano, karton lang yun eh, tapos 27 kilos. Ayun, meron si kuyang, medyo uncomfy sa feeling kasi ano, sa garbage bag lang siya nilagay. I mean, I have nothing against Pet Valley ha, pero para sa akin lang, ang weird lang tignan kasi na yung pinakamamahal mong pet, pinasok lang sa garbage bag. So just to add lang, gusto ko lang i-clarify, may option naman kami na pwede namin siyang ihatid doon. Yun nga lang kasi 7 PM kasi nawala si Tammy. So kailangan agad-agad na talaga
may mag-handle sa kanya. So, very nice of them pa rin naman talaga na pick upin si Tammy kahit late na. Yun lang kasi, sana merong better way ng pag-handle nila ng ganun. Kasi parang nakakadagdag siya sa emotion nung time na yun. Kinabukasan 8 AM. Akala ko pagdating doon, ikiklaim na lang namin yung ashes niya. Makikita mo pa pala siya one last time na nakalagay sa casket tapos may mga flowers. Hindi talaga ako prepared na may ganun, na parang sinabi na lang sa akin ng attendant na kami na. Tapos parang confused ako kung anong mangyayari. Sabi nandun daw si Tammy. Tapos dun ako nagulat na akala ko kasi cremated na. So yun, nailabas na si Tammy. Tapos ibinalik na lang ulit kasi sabi ko kinabukasan na lang babalik kami para kasama yung mga ibang family and friends. Tapos si Sugar tsaka si Cream O. So kinabukasan Saturday, in-advise kami na maaga daw dapat kasi marami daw magki-claim nun. Yung mga hindi nakapunta ng weekdays, usually naman kasi talaga weekend daw nagpupuntahan. So ayun, balik tayo dun sa chapel. Bali yung chapel nila, siguro kasha mga 15 to 20 na tao. Kasi nakatayo naman and saglit lang naman. So pagdating namin sa loob, binigyan kami ng mga 5 to 10 minutes kasama si Tammy. Tapos afternoon may papasok na nakadress up na si St. Francis. Nakakulay brown siya. Tapos ibibless siya, tapos magsisay ng prayers. Tapos pinagupit yung fur ni Tammy. Tapos yun na. And meron din pala sila na ililibing talaga sa ground. Pero hindi kasi yun yung pinili namin for Tammy kasi after 6 months daw huhukayin din nila tapos i-cremate din ulit. Then mas mataas yung bayad, parang for Tammy magiging 15,000 siya. So, and ayoko na rin kasi bumalik-balik doon. Ang gusto kasi pag alis namin doon, kasama na namin siya. Then after makalabas ng chapel, pinapili na kami nung kung ano yung paglalagyan, ano yung design. Yung binayaran ko naman na 9K for Tammy. Meron na siyang kasama actually na para sa urn tsaka sa picture ba yun? Hindi ko na maalala yung details eh. Basta may kasama ng mga ganun na very simple lang. So meron silang mga upgraded version. So magbabayad ka lang ng additional. So ito yung napili ko kasi nandito na lahat. Yung paw mark, tapos tong fur. Tapos ito naman yung pangil niya. Tapos yung pangalan niya tsaka yung dates. Tapos may picture na rin. And tong picture na to, nandito sa loob yung urn niya. Itong fur ni Tammy. Actually, hindi to galing sa kanila eh. Kinat namin to sa bahay pa lang. I mean, hindi ito yung kinat namin para ilagay dito. So, nilagay ko lang siya dito. Tapos ito yung pinost ko before na may tornilyo. Ito kasi yung tornilyo sa tuhod ni Tammy no, nung naoperahan siya. Tapos mga 2 to 3 hours pala yung aantayin before matapos yung cremation process. Tatawagin ka nila tapos ipapakita nila yung bowl na nandun yung mga buto. And yun nga, nakita ko to. Tapos tinanong ko kung pwedeng kunin kasi parang remembrance talaga siya ni Tammy na kaya siya pipilay-pilay kasi meron siyang tornilyo. Tapos yung the rest na natira sa bowl, ito na siya, nag-grind na. All in all naman, sobrang thankful ako sa Pet Valley kasi kahit pa paano bibigyan mo ng decent burial or cremation para sa pinakamamahal mong pet. And super babait ng mga tao doon. Sayang nga, hindi ko masyado na-videohan yung place para mapakita ko sana sa inyo na kung gaano siya kaganda, ka-peaceful. Yung feeling na parang nako-comfort ka kasi parang ibinabalik mo siya with nature. Pero I'm not hoping na babalik ako doon anytime soon. I mean, love ko yung place na yun, pero hate ko rin siya at the same time. So ayun lang friends, salamat sa pakikinig nyo. Sana natulungan ko kayo at nabigyan ko kayo ng idea para when the time comes, at least alam nyo na meron kayong ganitong option. Kahit anong paraan pa yan ng pamamaalam, ang importante, nandyan tayo para sa kanila hanggang sa huli. Na sinasabi yung final I love yous and goodbyes. Mayakap sila for the last time para masabi na sa kanila yung mga gusto nating sabihin. Although kahit lagi naman natin silang kinakausap, pero iba pa rin yung last time. So anyway, magpapaalam na ako sa inyo before pa ako maiyak. Kasi medyo nararamdaman ko na lumulungkot na yung vlog na to. Pagpasensyahan nyo na ako, babawi na lang ako next week sa inyo. Wow, ang close naman natin. Parang totoo. Late na kasi ngayon, mga siguro 1 AM na. Sarap na lang tulog nila. And tsaka din kasi mga bagong turok. Wow, parang totoo. Ang sweet naman namin ni Sugar. Ang sama naman. Sugar. Sugar. Cream O. Sugar. Cream O. Sugar. Cream O. Anong feeling ng ako nangungulit? Ha? Uy! Gising! Gising! Gising, shug-shug! Gising, shug-shug!
May nagising. See you on our next video. Bye! Rimu! Bye! Mochi! See you on our next video. Bye! Mochi! 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 Bye!